Magandang araw po mga ka-farmer. Welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay araw ng Linggo at panibagong pagbisita ulit sa ating mga alaga. Pupunta po tayo kay Kuya Alan dahil kailangan nating magpurga ng dalawang baka. Dahil last December pa nung mapurga ko yun, para mga after Christmas yata. Ayan, so bibisitahin natin. Tingnan natin kung may nagbago sa itsura. Yung dalawang baka na pinurga ko na nakaraan ka farmer at pinalitan ko ng pang-ilong. Totoo ka ng baka? Kailangan doon ay, sa may pagkit naman. Ah, wala yun. Doon na. Ito na yung dalawang baka ka-farmer, hindi ko nakakilala eh. Ang laki ng inilaki, ang laki ng itinaba nila ngayon. Malaking bagay talaga yung vitamins natin na binigay nung nakaraan. Ang laki na ikinapal ng katawan. Tapos yung isa ay nandun sa may bandang kaliwa. So ito muna yung unahin natin. Kitang-kita na yung kinapal ng katawan nila oh. Yan, bali ang gamit ko ngayon ko farmer ay ganun pa rin, ivermectin pa rin at sa abiton. Yan, okay na ko farmer. Ano na yun? Dewormer at saka vitamins. Yan, so bali, ito na po yung pangalawa ka-farmer. Para dun sa isa. Ito, mas malaki itong isang ito ka-farmer, mas maganda ang katawan. Ang kapital nga pala dito ay 55.5. So tingin ko ay may tubo na dito sa isang ito tsaka doon sa isa. Hindi na tayo malulugi dito ko farmer. Okay na dewormer at saka vitamins. Ayan, so dahil tapos na tayo ako farmer na magbigay ng dewormer at saka ng vitamin sa kanila, ay papaliwanag ko naman sa inyo bakit nga ba natin sila binibigyan ng vitamins. Ano? So ang vitamin A, D, E ay nakakatulong sa ating mga alaga. Ang vitamin A kasi ka farmer, ayan, ay nakakatulong sa buto, sa mabilis na paghaba ng buto ng ating mga alaga. Pag mahaba ang buto, ibig sabihin mas malaki ang ilalaki nila. At yung ngipin nila, importante din ayan na walang bungi. No, kapag kasi may bungi, medyo nahihirapan kumain yung ating mga alaga. Ganon din naman tayong mga tao. So yun yung epekto ng vitamin A sa kanila. Ganon din sa mga nagbi-breed ng baka, sa mga may inahin dyan. Ano, kung umanak na yung inyong baka, kailangan nila ng vitamin A dahil merong sumususo sa kanila, may dumedede. Pagdating naman sa bull, ano, nakakatulong iyan para sa sperm count ng inyong mga bull. Para mas maganda ang similya. Yun yung vitamin A ka-farmer. Pagdating naman sa vitamin D ka-farmer, yung vitamin D na iyan ay kailangan ng ating mga alaga pagdating sa kanilang digestion. Nakakatulong iyan sa kanilang panunaw. Kapag maganda ang panunaw, maganda rin ang absorption ng sustansya sa kanilang tiyan. At kapag maganda ang sustansya, mas mabilis din lalaki yung ating mga alaga. So ang source ng vitamin D ka farmer ay yung simpleng sikat lamang ng araw.
Kaya maganda rin na nasisikatan ng araw ang ating mga alaga. Kung kayo ay nagpapatining at nakakulong yung inyong mga alaga, farmer, mainam na paminsan-minsan ay naarawan din sila. Ano? So hindi mahirap hanapin ang vitamin D. Pagdating naman sa vitamin E, so ang vitamin E, farmer, ay nakakatulong para mas mapalakas natin yung baga ng ating mga alaga. Ano? So sa madaling salita, ayan ay tulong sa resistensya nila sa kanilang katawan. At pagdating naman sa karne, ay mas nagiging maganda ang kulay ng karne ng ating mga baka pagkakatapos na katayin or si slaughter. No, so yun po yung epekto ng vitamin E. Yan, so lumipat naman ako dito sa isa naming baka, farmer, kasi ito ay ibabartolina. No, ito yung mailap. So kailangan may pasok sa bartolina. Inintay ko lang yung isang baka para malibang-libang. So isasabay namin. Maganda na rin ang katawan, medyo humaba na. Pagka nailagay namin ito sa bartolina, ay tuturukan ko na rin ito ng vitamins para tumaba-taba. So ang plano ni Kuya Arnel ay kukumpayan na lamang muna hanggang sa umamo. Pag maamo na, di saka na lang alpasan. Ito naman ay napurga na. So itong isang ito, yung maliit na bagong bili namin ko pa, so ito ay purgahin din at saka vitamins. Pero unahin ko muna yung isa. So wala nang kawala ito, farmer, ano? Okay na yung vitamins, naturo ka na rin. Bali ang next natin ay itong isang maliit. May kakatataba ka, thank you.
So bali okay na ka farmer, naturo ka na rin natin yung maliit. So 1 to 2 months magiging okay na rin ang katawanan. Basta sana ay umulan na para may damo na yung kakainin yung mga alaga natin. Hirap din, nakaka-apekto talaga yung tag-init. So kailangan ko nga pala ng lubid ngayon para sa aming mga kambing bago ako umuwi sa bahay. Kailangan mo nang bumili. At ayun na nga mga ka-farmer, maraming salamat sa inyong panonood. Sana yung may natutunan ulit kayo sa ating video ngayon. Sa lahat po ng hindi po nakasubscribe, yan, huwag po kayong mahiya. Yan po ay walang bayad. At sa lahat po mong po ng mga matatagal ng subscriber natin, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Happy farming po sa ating lahat. Mag-iingat po kayo at God bless po sa atin.